Si Prinsesa Elsa ng Arendelle ay nagtataglay ng mga mahiwagang kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang yelo at niebe. Kadalasang ginagamit ang mga ito para makipaglaro sa kanyang nakababatang kapatid na si Anna. Matapos aksidenteng masaktan ni Elsa si Anna gamit ang kanyang mahika, dinala sila ng kanilang mga magulang, ang hari at reyna, sa isang kolonya ng mga troll ng bato na pinamumunuan ni Grandpabby, na nagpagaling kay Anna ngunit binubura ang kanyang mga alaala ng mahika ni Elsa. Binalaan ni Grandpabby si Elsa na dapat niyang matutunang kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan, at ang takot na iyon ang magiging kanyang pinakamalaking kaaway. Ang mga kapatid na babae ay nakahiwalay sa loob ng kastilyo, na ang mga pintuan ay sarado sa publiko. Dahil sa takot sa kanyang lalong hindi mahuhulaan na kapangyarihan, itinigil ni Elsa ang lahat ng pakikipag-ugnayan kay Anna, na naging dahilan upang sila ay maging emosyonal. Ang hari at reyna ay nawala sa dagat habang ang magkapatid na babae ay mga teenager at itinuring na patay. Sa edad na 21, si Elsa ay dapat makoronahan bilang reyna, ngunit natatakot na matuklasan ng kanyang mga nasasakupan ang kanyang mahika at takot sa kanya. Ang mga gate ng kastilyo ay binuksan sa unang pagkakataon sa mga taon sa publiko at bumibisita sa mga dignitaryo, kabilang ang mapanlinlang na Duke of West Elton at ang gwapong Prinsipe Hans ng Southern Isles. Ang koronasyon ni Elsa ay nagpapatuloy ng walang insidente, ngunit nananatili siyang malayo kay Anna. Nagkaroon ng romantikong koneksyon si Anna at Hans sa panahon ng kasiyahan, at pabigla-bigla siyang nagpropose sa kanya, ngunit tumutol si Elsa nang humingi sila ng basbas sa kanya. Nasaktan at nalilito, tumutol si Anna, na nagmamakaawa kay Elsa na ipaliwanag ang kanyang takot at paghihiwalay. Ang emosyonal na paylay ay naging sanhi ng hindi sinasadyang pagpapalabas ni Elsa ng kanyang kapangyarihan sa harap ng korte. Tinaguri ang halimaw ng duke, tumakas si Elsa patungo sa North Mountain, kung saan sa wakas ay kinikilala niya ang kanyang kapangyarihan, na nagtayo ng isang palasyo ng yelo upang mamuhay ng isang ermitanyo. Tingid sa kaalaman ni Elsa, ang kanyang mahika ay naging dahilan upang mahulog si Arendelle sa ilalim ng walang hanggang taglamig. Nagbaka sakali si Anna na hanapin si Elsa at tapusin ang taglamig, na iniwan si Hans sa utos. Matapos mawala, nakilala niya ang isang iceman na nagngangalang Kristoff at ang kanyang reindeer na si Sven, na nag-recruit sa kanila para dalhin siya sa mga bundok. Ang isang pag-atake ng mga lobo ay nasira ang sleigh ni Kristoff na hindi na naayos. Pinilit na ipagpatuloy ang paglalakbay sa paglalakad, nakilala ni Anna at Kristoff si Olaf, isang nagsasalitang snowman na hindi nalalamang nilikha ni Elsa, na nag-aalok na gabayan sila sa kanya. Nang magulat ang kabayo ni Anna pabalik kay Arendelle nang wala siya, hinanap siya ni Hans kasama ang mga alipors ng duke, na lihim na inutusan ng duke na patayin si Elsa. Nang marating ni Anna ang palasyo ng yelo at ihayag kay Elsa ang nangyari kay Arendelle, isang natakot na si Elsa ang umamin na hindi niya alam kung paano aalisin ang kanyang mahika. Ang kanyang takot ay nagiging sanhi ng kanyang mga kapangyarihan upang ipakita ang kanilang mga sarili sa sandaling muli, at siya aksidenteng freezes Anna's puso, mortally pinsala sa kanya. Sa desperasyon na panatilihing ligtas si Anna, lumikha si Elsa ng isang higanteng halimaw ng niebe na pinangalan ng Marshmallow, na humabol kina Anna, Kristoff at Olaf. Napagtanto ang mga epekto ng spell ni Elsa kay Anna, dinala siya ni Kristoff sa mga troll, ang kanyang adoptive family. Ibinunyag ni Grandpabby na si Anna ay magi freeze ng solid maliban kung, isang gawa ng tunay na pag-ibig, ay binabaligtad ang spell. Karera ni na Kristoff at Olaf kay Anna pauwi para maibigay ni Hans ang kanyang tunay na pag-ibig. Narating ni Hans at ng kanyang mga tauhan ang palasyo ni Elsa, tinalo ang Marshmallow, na nahulog sa bangin, at nakuha si Elsa. Si Anna ay inihatid kay Hans, ngunit sa halip na halikan siya, inihayag ni Hans na talagang pinaplano niyang agawin ang trono ng Arendelle sa pamamagitan ng pag-aalis sa magkapatid na babae. Ikinulong ni Hans ang isang pusong si Anna sa isang silid upang mamatay at pagkatapos ay manipulahin ang mga dignitaryo at ang duke sa paniniwalang siya ay namatay mula sa spell ni Elsa. Iniutos niya ang pagpatay sa reyna, para lamang matuklasan na nakatakas siya sa kanyang detention cell. Pinalaya ni Olaf si Anna, at nakipagsapalaran sila sa blizzard sa labas para makilala si Kristoff, na ipinahayag ni Olaf na umiibig sa kanya. Hinarap ni Hans si Elsa sa labas, na sinasabing pinatay niya si Anna, na naging dahilan upang masira si Elsa at biglang huminto ang bagyo.
Ilang sandali bago mapatay ni Hans si Elsa, tumalon si Anna sa daan at nag-freeze, napatigil si Hans. Nawasak, niyakap at pinagluluksa ni Elsa ang kanyang kapatid na babae, na natunaw, ang kanyang kabayanihan ay bumubuo ng isang gawa ng tunay na pag-ibig. Napagtatanto na ang pag-ibig ay ang susi sa pagkontrol sa kanyang mahika, tinatanggal ni Elsa ang walang hanggang taglamig, at binigyan si Olaf ng isang magulo na maliit na ulap upang maranasan ang init. Si Hans ay inaresto at pinalayas mula sa Arendelle dahil sa kanyang pagtataksil habang kinansela ni Elsa ang kasunduan sa kalakalan kay Wes Elton upang makabalik sa duke. Binigyan ni Anna si Kristoff ng bagong sleigh at naghalikan ang dalawa. Ang magkapatid na babae ay muling nagkita, at ipinangako ni Elsa na hindi na muling isasara ang mga pintuan ng kastilyo. Sa isang post-credit scene, ang marshmallow, na nakaligtas sa taglagas, ay nahanap ang itinapon na korona ni Elsa at inilagay ito sa ibabaw ng ulo nito.